Mga katraders, at ayan, makikita natin ng SLP. Okay, nag-bounce na naman, nagkatotoo na naman yung sinabi natin na kapag pumasok sa range na ito, anytime nga mga katraders is may bounce na magaganap or reversal dahil ang range na nga ito, di ba, alam nyo naman, support and resistance are ranges na kung saan sa support marami ang bumibili. Okay, kasi support is a price range, hindi pag sinabi natin, uy, dito yung support, dito lang ako bibili. So, hindi po ganun, no? Kailangan may tinitignan tayong mga possible ranges na pwede niyang puntahan as well. And iyan, sa video na ito, i-analyze natin ng SLP from a technical and fundamental perspective. As of now, mga traders, marami akong student na Axie player, manager, mga scholars at mga OFWs na kung saan nag-Axie din sila. And yun nga, bumaba kasi ang bigayan, okay? Tumaas ang palitan, bumaba ang bigayan ng SLP para sa mga beginners po dyan na hindi nakakaalam. So, ibig sabihin, yun nga, mas konti yung naipapamahagi na supply. So, with that being said, what is the possible effect? Diba? Ano na yung effect nga na nangyayari? Ibig sabihin, kapag ka kumukonte, ayan na, ang naipamimigay na supply, edi mas kaunti lang ang umiikot or yung circulating supply na idadagdag doon. Kaya naman, ayan, tumaas ang SLP. Kaya tumaas siya ng ganyang kataas di ba? So, grabe, from 40 cents na pesos, umangat siya ng alos 2 pesos na nga, di ba mga katraders? Kaya naman, i-analyze natin lahat-lahat yan. At ang videos ko mga katraders ay para talaga sa mga beginners dahil gumagamit ako dito ng mga layman's term para ang target viewers ko kasi yung mga beginners na gustong i-trade ang SLP, na gustong malaman kung ano talaga ang totoong katayo ng SLP, ayun po ang i-analyze natin at sasabihin natin sa video na ito. So mag-subscribe na kayo dahil araw-araw po akong may analyzations dito sa SLP. At bago tayo magsimula mga katraders, okay, so yan mga katraders, so mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel kung bago ka pa lamang, no? Ako nga pala si Christian J. Azucena, aka The Estudyante Trader. Yan, meron na tayong 16,000, actually guys, this is 16,649 subscribers. At hindi ko lang kayo subscribers, syempre community na din tayo dito. Ayan, gumagawa ko, isa po akong accountancy student, isang entrepreneur, isa pong investor at isang trader sa US stock market, sa stock market, at dito sa crypto market guys. Okay, kung isa-isahin pa natin, ayan, baka hindi na matapos ang intro natin. At yun mga katraders, gumagawa ko ng mga content about yan, sa trading, investing, personal finance. Kaya naman, ayan, makakatulong po ang pag-subscribe ninyo sa akin dahil ayan, in return, matutulungan ko po kayo sa aking pag-share ng mga knowledge ko po. And at the same time, mga katraders, araw-araw ko pong ina-update ang SLP. Kaya naman, makakatulong po ang mga update ko, especially for those who are beginners po sa trading. And yun, gusto ko lang sabihin na meron tayong pag-giveaways. Yes po, ayan, meron tayong pag-giveaway sa GCash. May pag-giveaways tayo na Apple earphones. Guys, actually, okay, screenshot na lang ito. Pero ang dami ko na napamigay sa GCash. Ang dami ko na napamigay na 500 pesos. Ang dami ko na napamigay na Apple earphones as well. Yung iba nga talagang nag-PPM pa sa akin. Ang dami nag-PPM sa akin na humihingi ng tulong. Guys, hindi ko man mabigyan lahat. Pero pinapangako ko, no? As much as I could, no? Lahat po na nagre-request, bibigyan ko po ng tulong. And paano po makasali sa ating pag-giveaways mga katraders? Kasi ang mga pinapag-giveaway ko po, 3,000 pesos. Okay, yung major price natin. And consolation price, 500 pesos. At meron tayong Apple earphones as well. So mamahalin po yun guys. Original yun. Ayun, authentic yun. Kaya naman, ang dami natutuwa. Ang dami ko na napamigay. So paano po sasali sa ating pag-giveaways mga katraders? Unang-una po, ganito po ang gagawin nyo ha. Wala po kayong ilalabas ni piso. Ganito po ang gagawin nyo. Unang-una, mag-subscribe sa YouTube channel natin. Mahalagang mahalaga yan. Kasi kapag hindi kayo nakasubscribe at nabunot ko yung name nyo, ano, sayang po. Ang rule ko po dyan, madi-disqualified po kayo or mapapawalang bisa ang inyong pagkapanalo. So kaya naman, importanteng-importante na nakasubscribe po kayo. Pangalawa, ilike nyo po ang aking official FB page. Okay, so pagka na-like nyo na to, okay, ready to go na kayo. At pangatlo mga katraders ay i-like nyo ang video na ito. Ayan, so ito pong Facebook page na i-like and follow nyo. At
yun na nga, i-like nyo ang video na ito kung saan nanonood kayo. At pang-apat, last na mga ka-traders, i-comment nyo ang inyong Facebook name at i-comment nyo kung bakit kayo ang karapat-dapat na manalo ng 3,000 pesos at ng 500 pesos sa consolation prize at ng ating Apple earphones. At guys, okay, binabalik ko lang, lahat ng pinapamigay ko, hindi galing yan sa donation, galing sa akin lahat yan. No, ipinamigay ko lang kung ano yun, kung ano yung suporta na binibigay nyo sa akin. Kaya naman, pagtapos yung gawin yung apat na yun, automatically po, may chance na kayo manalo ng ating pag-giveaways. Diba, napakadali lang mga ka-traders, hindi naman kayo maglalabas ng pere. Okay, so may chance na agad kayo manalo pagkatapos nyo pong gawin iyon. Okay, at sasabihin ko na rin mga traders, ayan, no? Nagtuturo din po tayo, no, sa coach, sa coaching, pagiging coach at pagiging mentor as well. So kino-coach ko po, ang dami ko na na-coach. Ayan, may mga students po akong financial advisor. Yes po, may student akong Axie player, manager, scholars, OFWs, no? I created this course affordable and accessible sa lahat ng mga Pilipinos na gustong matuto ng trading. Ito ang target ko po talaga, is yung mga from zero knowledge po. Ang dami kong nanahawakan ng students, over 200 na, yes po, since in-start ko itong masterclass. And ayan po, hindi na lang po ako magsasabi, no, bakit tayo effective dito na coach, dahil one-on-one po ang tutorial natin. No, sinashare ko na pati mga personal strategies ko kung paano ko kumita ng 36,000 in just 3 days sa Binance. So salamat Binance. Okay, kaya naman, ayan po. Kaya kung hindi siguro ang ating magandang ating masterclass mga ka-traders, eh sana marami pang slot ngayon. Alam niyo ba kung ilan po ang nag-i-inquire mga ka-traders? Okay, eto po, ganito po kadami ang nag-i-inquire sa ating masterclass. Yung iba diyan na replyan ko na, pero hindi eh. No, araw-araw talaga nakakatanggap tayo ng hundreds of inquiries per day. So, no, even though they are willing to pay, pero yung iba hindi ko talaga masama kasi very limited lang yung ating slot. Kaya naman mga ka-traders, okay, kung mag-PPM ka sa akin ngayon na paano po maka-join sa ating masterclass, unang-una po, kailangan nakasubscribe kayo sa ating YouTube channel. At pangalawa, mahalagang mahalaga na i-PM nyo rin ako sa aking official Facebook page para dun sa details ng ating masterclass. Kasi private po ito, no, one-on-one tutorial. So kaya naman talaga pwede magtanong, lahat-lahat na binibigay ko plus lifetime consultation for free. Lahat-lahat na binibigay ko sa mga students ko, sa subscribers ko, lahat ng the best na magagawa ko. Kaya naman, yan, igaguide ko po kayo hanggang sa matuto kayo. Ang dami ko nang, hindi ko na nga mabilang actually guys kung ilan yung mga natuto, ilan yung nagpasalamat sa akin, ilan yung mga profitable ko ng students ngayon. Kaya naman, ayan mga ka-traders, no? Pwede kayong mag-avail dyan sa aking official Facebook page para dun sa ating masterclass. At ayan, i-analyze na natin ng SLP. Ang price ng SLP as of now is 1.59. I-analyze na natin kung dapat na bang pumasok sa SLP, dapat na bang bumili ngayon, ano yung risk-reward ratio, saan yung support and resistance, at marami pang iba. Pero bababawon ko lang mga ka-traders, kasi pag puro patterns ang dinis kasagad natin dito, baka hindi nga maintindihan ng mga minamahal na mga viewers natin. Kaya naman, iisihan lang natin mga ka-traders. Okay, so ayan, no? Ang price ng SLP ngayon ay 1.59 pesos. Bakit ba tumaas ang SLP? Kasi sinabi ko kanina, bababa, di ba? Ay kahapon, di ba? Sinabi ko kahapon bababa. Totoo naman, guys, di ba? Dito pa lang sinabi ko na nabababa yan, nangyari naman siya. Ngayon, ang nangyari kasi, nag-bounce. Expected na rin natin na magbabounce yan. Hindi lang tayo nakapag-update mga ka-traders kagabi dahil ayan, kasama ko nga yung ayan, yung aking family. Ayan, kagabi, somewhere in BGC. So, pero anticipated na natin mga ka-traders, no, na bababa talaga siya. Bakit bababa siya? Kasi po, no, bakit tataas siya? Eh, kasi po mga ka-traders, no, may support tayo nakikita dito. Saan natin nakuha yung dalawang, may nagtatanong kasi paano yung support and resistance, no? Ito yung resistance niya dati, di ba? Resistance means hindi na siya tumataas dyan, may selling pressure. So, na-break niya yung resistance, we can consider it as our new support level. So, yung support new levels natin, mga nandito sa, anong pong price levels ito, no? Mga 1.20 to 1.30 pesos. So, bumaba siya dyan, then umangat. Bakit umangat? Dahil
pumasok nga siya dito sa range natin, inaasahan natin na anytime, ha, basta pumasok dito sa range na to, anytime may pump na magaganap. No, there is no exact price, pero price range nga kasi ang tinitignan natin, nangyari, 'di ba? Yung pumasok siya sa price range, tumaas. Cause, no? There were demands at these price levels, okay? So ngayon, mga ka-traders, eto, no? Ano bang trend ngayon ng SLP base sa ating indicators? MA, lagyan natin ng MA. Lagyan natin ng RSI. Eto mga ka-traders, may mga specialty pa ako na tinuturo sa mga students natin, no? Kasi yung trading course natin is from basic or foundation ng trading to intermediate level of trading. May mga dinidiscuss pa po ako doon na mga iba't ibang bagay. So ngayon, ang ano niya sa MA natin is good to buy kasi nga po nandito na siya sa ating umangat siya, 'di ba? Umangat doon siya sa range, 'di ba? So from this, dapat magbe-breakdown siya, pero ang nangyari po, umangat, binawi, plus the volume itself, the factors of the volume are good to buy, mga ka-traders, okay? So good to buy siya as of this moment kasi kahapon sinabi ko, 'di ba? Kasi kung hindi kayo nakinig sa akin kahapon, kung nag-buy kayo dito, sinabi ko kahapon, hindi siya magandang bilhin. 'Di ba? Bakit tayo pabago-bago ng analysis? Kasi pabago-bago din ang price movement niya. Alang ang sabihin ko, ngayon, good to sell or not good to buy, paangat nga. Right? So integrity and honesty, 'di ba? Lang tayo dapat dito, may integrity and honesty. Okay, so as of this moment mga ka-traders, ano ang masasabi natin sa SLP? Is it good to buy or not sa as of this moment, no? Ang masasabi natin is, ito po disclaimer ha, hindi porket sinabi kong good to buy, i-analyze nyo pa rin, trade at your own risk, invest at your own risk, and depende kasi yan sa mga risk levels natin or risk appetite, no? Ito personal opinion ko lamang, pwede nyo sundin at sundin. Kasi ang pinopoint out ko dito, lahat ng 16,649 subscribers natin, mga ka-traders natin, sa atin umaasa yan sa analysis natin. Kaya kailangan honest tayo dito. No? Ang dami nagpapasalamat na hindi sila nalugi or kumita sila sa SLP dahil sinunod nila yung sinabi ko. So kayo na po ang bahala. Pero as of this moment, yung conviction na nakikita natin dito sa SLP, makikita nyo, yung volume po, ayan, nag-i-spike, pinapantayan niya yung volume ng previous 4-hour time frame. Kasi nasa 4-hour tayo, no? Kung ilalagay natin yan sa daily, ayan, nag-bounce nga talaga siya, no? Ibig sabihin, imbis na, uy, bababa kasi siya rito, di ba? Ito, selling pressure, right? Okay. Ngayon, kung malakas ang selling pressure niya, dapat mahulog-log, dapat ganun pa siya, di ba? Pero ang nangyari po, tumaas na siya, nag-bounce, no? Ibig sabihin, yung momentum dapat na pababa, biglang binawi ng mga buyers as well. So, ang price reaction niya dyan, or ang price action is pataas, okay? Etong makikita pa natin yung doji candlestick dito, na may maliit na body as well. So, ayan kasi nag-i-indicate na pa-reversal na siya, pataas. So, as of this moment, mga ka-traders, is ang masasabi natin, okay, is good to buy ang SLP for the short term. Kasi depende yan sa approach eh. Kapag gagamit kayo ng 4-hour time frame, hindi yung mag-hold kayo ng isang buwan o isang linggo, mga ka-traders, hindi po ganun, no? Kaya naman, ang masasabi natin ngayon, good to buy ang SLP for this day. Kasi hindi porket sinabi nating good to buy, ano ba yun? Good to buy ba for short term o for long term? Mamaya yung isang trader, ang sinabi niya is, mag-i-invest ako sa SLP ng isang taon, no? Alimbawa naman, yung isa, mag-trade ako ng isang araw. So, dapat ba magkaparehong payo? Magkaiba dapat, di ba? Kasi, short-term perspective ito, since trading nga tayo, di ba? So, ayan yung insights natin sa SLP. Yan, pinapantay niya pa, kaunti na lang yung volume. So, ayan talaga mga ka-traders, no? At makikita natin, may spike din ng mga price actions din, yung mga long lower wicks na yan. So, kaya naman mga ka-traders, ayan ang insights natin ngayon sa SLP. Sana marami kayong natutunan. Sana marami akong natulungan ulit. Dahil sa araw-araw, guys, okay, hindi ko ito titigilan. Hindi ko titigilan ang pag-update sa SLP even though may mga
may mga pa-epal po tayong mga nagko-comments dyan, no? Hindi ko ito titigilan dahil, no? Kahit may mababago lang akong or may maililigtas lang akong isang tao. 'Di ba? Dapat kasi ang point nitong video na ito, halimbawa pababa siyang ganyan, kaya ako nga sinabi kahapon, pababa siya, 'di ba? Not good to buy. Eh 'yung tao na 'yon, 'di ba? Bibili dapat diyan sa tuktok. Hindi kasi nga pag beginner mindset, uy, pataas ang SLP. Yes, bibili na ako. Mali po 'yon. Analyze muna natin, observe and then execute. Ganun ang tunay na trader. No, pero pag ganyan nga, aminin na natin, no? Diba? Mapapabili ka dyan kasi sabihin mo, uy, tumaas ang SLP, ngayon bumaba. Yes, mura na siya, good to buy. Eh, nakapanood ng videos ko. Sinabi ko, guys, okay? Kasi nga, pattern na yan ng downtrend eh. Diba? Ngayon, pattern ng downtrend, nag-reversal lang. So, ayan, bumaba pa nga ng bumaba. Ngayon, imbis na nakabili sila dito, hindi sila bibili dahil nakinig sila sa akin. Yun lang naman ang point ng mga videos na ito. So, sana marami ako natutulungan. Ngayon, sinabi ko, good to buy siya. Kasi nga, ayan, pinapantay niyo na yung volume, no? May reversal pang nagaganap. So, base sa ating indicator is good to buy siya. For this day, no? Hanggang bukas. Kasi nga, mga ka-trader, short term lang itong advice na ito. Okay? So, thank you mga ka-traders. Ibig sabihin, yes po, malaki ang chance na tumaas ang SLP ngayong araw. Abangan nyo mga ka-traders kasi yung 1 PM ako kahapon nag-upload ng aking analysis, yung pababa siya. Ano ang nangyari 30 minutes ago mga ka-traders at that time, kahapon, bumaba siya. O, di ba? Nangyari agad. Ito, abangan natin mga ka-traders. Pagkapanood nyo, observe nyo agad yung SLP. Okay mga ka-traders, bye-bye. God bless you all. Ang dami ko pang students na tuturuan. Bye-bye po mga ka-traders. See you sa ating masterclass. Okay, mag-avail na po kayo. At yung mga pag-giveaways natin, wala pong bayad yon lahat. Walang discrimination. Bata, matanda, pwedeng manalo, no? Lahat po yan, pinagbibigyan natin. Dahil, okay, yung mga nagbibigay, ayun talaga yung mga pagpapalain mga ka-traders. So, thank you. God bless us all. And see you on my next video. Analysis. Mag-subscribe na kayo mga traders dahil araw-araw po akong nag-a-update sa SLP. Bye-bye po!